Hi guys! Welcome back to my channel. Ang video po natin for today is about mga tips kung paano malaman kung ang ating mga kachat na foreigner ay legit ba sila or scammer. So kaya ko po ginawa itong video na ito dahil napansin ko recently na dumadami yung mga nagme-message sa akin since I uploaded the videos nung about sa perang padala mula abroad or mula UK to the Philippines. At yung video na scam alert na itong scammer ay nagpanggap na from UPS delivery sila. So napansin ko po kasi yung mga nagme-message sa akin is lahat po talaga, wala akong ni isa walang na ano na talagang legit yung message sa kanila. Kaya na ano ko po na mag-update new videos about this as a follow-up dun sa dalawa kong in-upload. So, para na rin po mas maparami yung ating mga kababayan na makaiwas sa ganitong scam. Dahil unfortunately, meron at meron po talagang hindi nagre-research muna bago magbigay ng pera. So, kaya ito po ngayon ang ating video para magkaroon po kayo ng ideas kung paano nyo machi-check kung talagang legit ba yung inyong foreigner na kachat. So, number one. So usually, sila yung unang magme-message sa'yo via the social media accounts katulad ng Facebook, Messenger, sa Instagram, and kung anong pa pong media platform. And pangalawa, ang kachat nyo po, they're so keen to know you, pero puro ang chat lang po nila ay chat lang. Kumbaga, messages lang sa text, either sa text or sa Messenger. At mapapansin nyo, wala po kayong video call. So, hindi nyo pa po sila nakikita. And then, number three is they're so eager to know you. And knowing your status, your work, your family situation. Kasi they will use that against you. They will use it para po ma-scam kayo. So, number four, they chat with you na, all the time. And talagang you become so close with this person. Ilang araw pa lang, yung parang talaga mahuhulog yung loob mo na may in love ka. So siguro, maybe this is nowadays the situation. Pero yung ilang araw pa lang kayo nagchat, hindi mo pa nga nakikita yung tao, nag-I love you na kayo. Ang masama pa, and ilang araw lang o ilang linggo lang, engaged na kayo. So naging engaged kayo na hindi mo pa nakikita yung tao. Ito na po pumapasok yung talagang scam. Kasi number five, they're so eager na magpadala sa'yo ng pera at ng parcel. And mostly, ang mga amount ay it's so big amount of money. Na talaga parang manghihinayang ka na hindi mo kunin. Sabi ko nga dun sa other videos ko, kung ang kamag-anak mo nga, pamilya mo, hindi basta-basta magpapadala ng ganyan, yung tao pa kayang hindi mo kilala. Diba? So, guys, this is one of the alarming bells. Bakit ang tao na hindi mo naman kilala, hindi mo pa nakikita, is so eager to send you the money and the parcel. So, yun na nga, kasi pagdating po ng Pilipinas, it doesn't mean na meron po talaga nag-iintay sa inyo. Ang nag-iintay po sa inyo ay sorpresa na ma-scam kayo. So, kaya nga po, I've created this video para po ma-warningan kayo at tignan ninyo yung mga signs niyang mga kachat ninyo kung totoo ba yan or hindi. So, yun na nga po. Ang gagawin na niyan is normally, mag-chat muna sa inyo na ilang araw, then yun na nga po sasabihin sa inyo na meron kayong parcel na darating, pero mayroong small fees na kayong babayaran. So, again po, I've been through so many remittances. Wala pong babayaran ang pinadadalhan. Pwede pong mabawasan dun si pinadala, pero wala po kayong ilalabas at idadagdag o ibabayad dun sa pera o dun sa parcel para i-release yun. At kung meron naman pong nagsasabi sa inyo na meron kayong parcel at hindi nyo kaagad makukuha kasi na-stuck siya sa custom at dahil meron kayong anti-money laundering fees na babayaran dahil sa certificate, etc., etc. So, wag po kayo maniniwala doon kasi kung saan bansa po magagaling yung package ninyo, dapat doon pa lang po na-release na yan. Kasi katulad yung pera, hindi po yan ipapadala sa inyo na kung napakalaking pera. Meron po ang mga bangko, yung mga remittances, meron po yung mga limit ng kung ano yung amount na pwede ipadala. Pag sobrang laki, you need to prove dun sa kanila kung saan mo kinuha yung pera na yan. Kasi maaaring it's from the terrorist, it's from, Nakaw. Another one is kung
kailangan ng magbayad sa transfer fee at exchange rate fee, yung mga ganyan po. Wala po yan, wala pong katotohanan yan. Ang next na tips na makikita nyo or dapat nyo tingnan ay yung mga profile picture nila sa Facebook. So, titingnan nyo, masyado bang perfect ang mga kanilang, ang kanilang mga profile picture? You know, yung kanilang Facebook account. So, tingnan nyo kung yan ba ay matagal ng account at consistent ba yung mga pinapost. And then, tingnan nyo rin kung sino yung mga friends nyo ron. At kung mga post nyo ba, eh, siya lang din na nagla-like. Diba? Or kung ano. So, marami po yung ways. So, if you like, you can also go into Google search. Tingnan nyo po kung how, i-type nyo po sa Google kung how to spot a fake FB account. So, another way to check as well, guys, yung profile name ay hindi pareho dun sa profile link. So, nung chinek ko yung FB account, yung profile you know, name at saka yung link niya, hindi magkatugma, magkaiba. So, kaya yung po yung isang batayan, paano nyo malaman kung fake yan? Normally, ang sa Facebook, kung sa Facebook po sila magkocontact sa inyo, yung mga status nila o yung mga nila is usually military, dying from cancer, or not just from cancer, kung ano man sakit na may malubhang sakit sila, na sinisendan po kayo ng picture na sa, you know, hospital bed at you know, malubhang maluba. Hindi po ibig sabihin yan, legit po yan, kasi ang mga picture na po yan, madali lang po yan makuha sa internet. Marami pong lugar na madali po yung makopy. So, kaya mag-iingat po kayo sa mga ganyang scam. Kasi, yun nga po, you know, mahuhulog yung loob mo sa kanila, sabihin nila na, you know, malapos na silang mamatay ka naman, maawa ka at how come, diba? Ako yung napili mo na bigyan ng iyong pamana. Pamamanahan mo ako ng ganitong kalaking pera. Diba? Kung iisipin mo, hindi ka kilala niyan, diba? Wala bang kamag-anak yan dito sa ano, at saka ganun kalaking pera. So, ang mga nagme-message sa akin, iba-ibang issues na yun na nga po kasama dyan yung, yun nga, manager ng company. Eh, kaya lang, medyo hindi matalino tong scammer na to kasi yung sinend sa kanya na ID, yung name na ginamit niya is nakalagay dun sa, you know, parang delivery company na sinasabi niya, o kung may question ka, contact this delivery company. Eh, ang nakalagay dun, nakita mo dun, yung pinaka-name nung tao na to sa ID niya, nilagay niya yun dun sa delivery email address. So, alam mo na isang tao lang yung nai-scam sa'yo. So, siya na yung kachat mo, siya pa rin yung delivery man. Alam mo yun? So, kaya titingnan nyo yung mga detalye, guys. Kung yan bang mga pinadadala sa inyo, susuriin nyo pong lahat yan. And then, ang next ay yung mga status nila from work. They are from military. Yung mga, ano, yung mga nakadestino sa malalayo at normally they don't have much time to actually chat with you. Kaya, and they're not allowed to take a video, etc., etc. Kasi meron din halimbawa, yun nga, they're, you know, they've got cancer, they're in the hospital bed. At hindi sila makakapag-chat at hindi allowed yung video or, you know, at hindi sila lagi makakapag-ano sa'yo, di ba? Makakakonnect. Yung mga business owners, mga managers. Kasi nga naman, kung sila ay mga ordinary person, hindi ganun kataas yung katungkulan niya sa trabaho, di ba? Kapag kami nagsabi sila na padadalang ka na ganitong kalaki, iisip mo kagad, paano mo na-afford dyan? Di ba magko-question ka kagad? Pero kung tataasan nga naman nila yung status ng kanilang, you know, employment status, may kaya silang magbigay na ganun kalaki. Diba? So, pero, it doesn't mean kung anong sinasabi nila sa inyo, guys, ay totoo. Huwag na huwag po kayo kaagad na magbibigay ng pera sa mga yan kasi alam nyo kung gano'ng kahirap kumita ng pera. At sila kukunin lang nila ng ganun-ganun yan. And more, eh paano kung inutang nyo pa pala yan? Dahil syempre, nainganyo nga kayo kasi meron sinasabi na malaking pera kayo makukuha. So, you know, or parcel na nilagyan pa nila ng pera. Diba? Ang next na tips ay yung mga, kumbaga pakinggan nyo rin kung ano sinasabi niyan. So, kung laki silang America, well, you know, normally, you would expect they'll have American accent na hindi mo i-expect na sila Indian. You know? Po, tapos kapag sinabi nila, katulad dun sa isa na nag-message sa akin din recently, ang sabi yung name niya ay like this. So, pangarang ano, parang siyang Indian name. Pero nung nag-send siya ng picture, she's white. You know, so again, hindi nagtutugma yung sinasabi. And then, sasabihin nila sa'yo, o di na tayo mag-chat sa ano. Usually, ang mga chat nila is sa WhatsApp. So, yan yung isa pang pwede nyo silang mahuli. Yung WhatsApp, mostly at karamihan po, ito po yung mga ano, isa pang mali.
So siguro dapat hindi ko sinasabi to kasi matututo yung mga scammers dito. Pero para po ito sa inyo. So ayun nga po, ang ginagawa ng mga scammers, sasabihin nila sa'yo, eto na lang po tayo mag-chat sa WhatsApp. So yung WhatsApp na ginagamit nila, then yung mga kausap nila, hindi rin alam. So ito po ang sasabihin ko sa inyong tips, tingnan nyo po kung saan at anong number ang ginagamit nila. So let's say ang sabi nila is taga-America sila. So you would expect na ang inyong ka-chat, ang dapat niyan, ang country code ay may plus 1. Hindi po dapat siyang plus 63, hindi po yan dapat kung ano-anong, you know, country code. Kung sinasabi niyang sila ay base, unless na sinabi niya na kung saan siya nang gagaling, maybe you would expect it. Pero, you know, meron pa isa kasi na ka-chat niya, yun nga nagsasabi na, oh, ano siya, nakatira daw siya sa London. Pero, nung pina-inas ko yung person, sabi ko, pa-send nga nung WhatsApp number. Yung WhatsApp number, unfortunately, it's plus 63. Tega Pilipinas po. So, unfortunately, kahit po kapwa natin Pilipino, ay mag-i-scam ng Pilipino. Sabi ko nga po, ang mga SIM na yan, although, sasabihin mo, oh, ma'am, sabi niya, tiga UK, tapos plus 44 naman po nakalagay dun sa WhatsApp. Yes, I did say, kung hindi nagmamatch yung country, it doesn't mean naman na legit yan. Kasi naman, na magkakasabwat. Let's say, meron tiga dito. Pero they can just pretend to be a foreigner. As I said nga, check nyo po yung WhatsApp ninyo. Next tip ay yung kapag nagpapano po sila, nagka-chat mo sila, nagpapadala sila sa'yo ng ID. Like, you know, yung work ID nila na may nakalagay na manager, doctor. Tapos nagpapadala ng ID from military, ng kanilang passport, you know, ID. Yung mga ganon. So parang isipin mo, bakit nag-a-apply ka ba ng job? Hindi naman, di ba? Kasi yun po yan, yung ATM card nyo, di ba? Hindi yung itatrust yan sa tao. So, same as your personal details. Kasi gusto kong i-share sa inyo. At unang-una, kaya ako po inaano sa inyo na huwag nyo i-share yung inyong personal information na kahit nag-ano pa po kayo pinipilit na eager sila magpadala sa inyo ng pera or ano. Kasi, yan po yung gagamitin nila at gagamitin nila at manapanakot sa inyo. Kasi, may ilan na po na nagme-message kasi na kaya sila na nag-search. Dahil, tinatakot na sila na sinasabi ka, pag hindi mo kinuha ito, pag hindi mo kinolekta ito, at hindi mo binayaran tong fees na to, pupuntahan ka namin at ipapapulis ka or padadampot ka or meron pa nga worst ay ipapapatay ka. Yung mga ganon. So at least kung wala silang alam na idea kung saan ka nakatira, di ba, kahit manakot sila, at saka ano lang dyan, manakot sila kung gusto nila, di ba? Pero ang gawin mo, once na na-realize niya po, at itong mga tips na sinabi ko po sa inyo ay tumutugma doon sa mga kachat ninyo, at kayo ay kinutuban na yung mga kachat ninyo, parang, you know, hindi ka pinipaniwala yung mga pinagsasasabi. So kapag ganun po, ibig sabihin, at nagdududa ka, ibig sabihin, something is wrong dyan sa mga tao na yan. Kaya kung ako po sa inyo, is do your own research din po. At sa internet, marami po kayong makukuha. I-google nyo po yan. Type nyo po, how to spot scammer, how to spot fake deliveries, how to spot fake FB, how to spot, you know, so on and so forth. So marami po. Kasi usually, pag may nag-ask po sa akin, I do the research as well para matulungan ko sila. Kasi yung iba po, hindi nga po alam paano mag-search. So I do the research and then pinipaste and nire-replyan ko sila with the information. So, kaya, yun nga po, gawin nyo po yung inyong research at wag po kayo basta-basta magsisend ng pera sa mga tao hindi nyo kilala. At again, isipin nyo po kung gano'ng kahirap kumita ng pera ngayon. So, that's it guys. At, you know, I really hope na nakatulong po ito sa inyo at sana marami pa po tayong matulungan na, you know, makaiwas sa mga ganitong scam. And I hope guys, if you come across at nagkaroon din kayo ng ganitong experience, you know, at kung may tanong po kayo, you can message me sa Messenger or we can just check it together kung legit ba yan or hindi. At kung gusto nyo rin pong makatulong sa iba natin kapwa Pilipino, please share itong video at i-like nyo na rin po kasi that would you know, help my channel po. Maraming salamat po for your time and listening. And, you know, I hope I'll see you in my next video. Thank you guys. Bye-bye.